ilang election na ba na narinig nating lalabanan ng corruption? Sa katunayan, simula nang magsimula akong bumoto, ay pinapangako na na lalabanan ng corruption. Ang corruption ay pagnanakaw. Ang corruption ay pagnanakaw sa pera ng bayan. Pero ang corruption ay hindi lang pagnanakaw sa pera ng bayan. Ang corruption ay pagnanakaw sa pera ng mga dukha. Pero yung corruption ay hindi lamang ginagawa ng nasa gobyerno. Yung corruption ay ginagawa na yata nating mga Pilipino. Mga maliliit na bagay na kung pwedeng palusutin, panulusutin na lang. Na kung pwedeng hindi na mahuli, ay maglalagay na lang. O kung pwedeng makatipid, ay dadagdagan ko na lang yung lagay doon sa BIR kaysa magbayad ako sa gobyerno. Ano ang dapat nating gawin sa corruption? Kailangan muna tayo magsisi and ask ourselves, in what way have I contributed to the systemic corruption in the Philippines? Self-examination. Pero, pagkatapos ng self-examination, ay huwag tayong patalo. Huwag nating sabihing, eh, ganyan na yan eh. Huwag nating sabihing, matagal na yan eh. Huwag nating sabihing, ang dami nang gumagawa niyan eh. Hindi na mapipigil yan. Alam niyo kung bakit hindi natin mapigil? Kasi nilulutas natin ang corruption sa pamamagitan lamang ng batas. Alam niyo ang kulang? Diyos. Sapagkat ang isang tao na walang galang sa Diyos ay corrupt din ang magiging pamamaraan. Sa paglaban natin sa corruption, hindi lang basta pangako na hindi ako magiging corrupt. Hindi lang basta pangako na pipigilin ko ang corruption. Sana ang itanong natin ay, ang pinuno bang ito ay may takot sa Diyos? At kung alam niya na nakikita ng Diyos ang lahat, alam din niya na wala akong dapat gawin ng lihim. Sapagkat kahit lihim sa lahat ng lihim, alam ng Diyos ang lahat. Ang solusyon sa corruption ay paglalagay ng mga pinuno na may takot sa Diyos.